After ng hiwalayan, Jericho Rosales makakasama na uli si Janine. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. Malapit nang muling mapanood si Jericho Rosales sa hit TV series Lavender Fields, isa nga ang aktor sa nagmarka sa unang linggo ng Kapamilya serye, kung saan ginampanan niya ang dual character na Tyrone De Vera at Arthur Pilais. Huling eksena niya ay ang pagtakas ng kanyang karakter sa malupit na kamay ni Max Albano, Victor Neri at ang biyanan niya si Vito Buenavides. O mula nga noon ay 5 linggo nang hindi napapanood ang aktor sa nasabing serye at maraming viewers ang nagtatanong kung kailan ulit ito mapapanood. Matatapos na ang paghihintay nila sa latest Netflix episode ng serye, ay pinakita na ang bagong eksena ni Tyrone. Sa nasabing teaser ay pinakita na isa na itong priso sa isang kulungan at may rambulan na kinasasangkutan. Pangako naman ng asawa niya si Iris Buenavides na ginampanan ni Janine Gutierrez na gagawin niya ang lahat para lumabas si Tyrone sa tinataguan daw nitong lungga. Dama naman ang excitement na fans at mag-trend agad ito sa social media platform na X at inaabangan ng araw nila ang eksena ng ikoni. Anxiety. At sa kabilang banda, Gladys believe kay Kim. Todo ang papuri ni Gladys Reyes kay Kim Chu. Magkasama na ang dalawa sa non-time show night showtime. Si Kim ay isa sa mga regular host at si Gladys naman ay isa sa mga hurado. Binati niya si Kim dahil sa recent award na nakuha niya para sa naging serye na Linlang. Ayon kay Gladys, congratulations again Kim Chinita Princess for a well-deserved international award. Kim Chu is one of the nicest and respectful that I have worked with. Though we haven't worked in an acting project, every time I see her in showtime, she always has the sweetest smile. Very charming indeed. Dahil isa si Gladys sa personal na kilala naming artista, na pagwintuhan din namin minsan yung mga nakakasalumuhan niya, na talagang para sa kanya mababa ito talaga. At hindi mawawala yung meron ding mga medyo may attitude. Kaya kung ganitong super papurihan ni Gladys si Kim, talagang hanga siya rito. At sa kabilang balita naman, babala ni Barbie sa mga peaking content. Ingat nga, pinapayaman niyo lang sila. Matatapos kumulat ang fake news na wala na siya sa E3's Batang Quiapo, naglabas ng salubiin ng actress na si Barbie Imperial sa social media. Sa pamamagitan ng Facebook, ibinandera ni Barbie ang babala sa publiko kaugnay sa mga negatibong contents na nakikita o nababasa online. Nagawa rin niyang pagsabihan ang mga nagpapakalat ng piking balita na huwag gamitin ang kasinungalingan upang kumeta ng pera. Ang daming pages ngayon na puro negative ang pinopost. Worst, puro kasinungalingan para lang umangat ang engagements at kumita ng pera gamit ang paninira. Say pa ni Barbie Imperial, patuloy niya pa, nagigets ko naman na kailangan kumita ng pera, pero sana para ang hindi magsisinungaling. Inamin din ang actress na nalulungkot siya dahil maraming tao pa rin ang naniniwala. Ilang false contents kahit hindi pa ito verified. Ingat pa sa pagko-comment and like, pinapayaman niyo po yung may-ari ng pages na yan. Paalala niya pa sa publiko, wika pa niya, nakakalungkot kasi paninira na ang strategy ng marketing ngayon, naniniwala without fact-checking. Magugunit ang pinagpipistahan sa Soapmeet ang dating rumors sa pagitan nila ng aktor na si Richard Gutierrez. Wala pang pahayag ang dalawa tungkol sa mga chikang ito.